Magandang buhay, mga kaibigan! Welcome to Home Food Garden Channel. In this video, ibabahagi ko sa inyo ang gamit ng oregano plant sa ating garden. Ang oregano ay kilala na mabisa as halamang gamot. Ngunit maraming hindi nakakaalam na ang oregano ay may kakayanan din as insikripilan at napakagaling din ito sa ating halaman o sa ating garden. Sa ngayon, proceed lang tayo sa pag-harvest. Gusto kong ibahagi ito sa inyo, especially sa mga may oregano plant na hindi nakakaalam sa ibang gamit ng oregano. Sa ngayon, putulin lang natin ang mahabang sanga. So, habaan na natin para pwede nating maitanim. At mahalagang regular natin ito na puputulan para magkaroon ito ng malusog at malalagong mga dahon. Ipapakita ko din sa inyo ang procedure sa mga susunod na mga videos. So, ito na ang ating mga na-harvest. Tanggalin lang natin ang dahon. So, ito mga friends, kahit ubusan natin ng dahon ang stem, ay kaya niyang tumubo. So, i-save natin ang sanga para maitanim natin. Sa ngayon, tapos na tayo maghimay. So, proceed na tayo sa next step. Ngayon, hugasan lang natin ng tatlong beses or hanggang sa luminaw ang tubig para maiwasan natin ang dumi or mga possible insekto na nasa dahon. Then, after natin mahugasan, ipatulo lang natin hanggang sa matuyo ang tubig. Sa ngayon, sukatin lang natin ang oregano. So, magsukat lang tayo ng isang parte. Or ang ratio dito is 1:1. One part ang dahon ng oregano. At one part naman ang tubig. Actually, ito mga friends ay walang exact measurement dahil wala siyang overdose. So, kahit maparami ka ng paglagay or paggamit ay wala siyang masamang epekto. Or pwede mo siyang gawing pure pag gusto mo ng strong solution or pag malala, halimbawa ang mga piste sa iyong garden. So, pwedeng gawing pure. At ito mga friends, pag halimbawa wala kayong magamit na blender, pwede niyong dikdikin or pwede siya imanumano. Kailangan lang salain para hindi magbara sa sprayer. Salain lang natin. Ito mga friends, halimbawa wala kayong magamit na salaan, pwede kayong gumamit ng tela or mga knit type or mga katulad ng mosquitero or mosquit na texture. Ito na ang natirang dahon ng oregano. So, gamitan lang natin ng kutsara para
masingot natin lahat ng natirang juice or katas sa dahon. Sa ngayon, ilipat lang natin sa sprayer. Ito mga friends, pag meron kayong magamit na embudo, mas maganda gumamit ng embudo para siguradong walang masayang. Pero dahil wala tayong magamit na embudo at medyo tansyado ko naman, so go lang. Na ang ating nagawang oregano. So, meron lang siyang kaunting natira. At ito naman ang sapal or ang nasala natin na dahon ng oregano. Ito mga friends, ay hinahalo ko siya sa ice cream or sa mga binibake ko dati. But ngayon is wala na akong oras. So, ihalo natin siya sa compost. So, hindi natin siya itatapon. Sa ngayon, proceed lang tayo sa pag-treat. So, unahin natin itong rose na heavily infested. So, sprayhan lang natin. Ito mga friends, pag ganito kalala, ang ginagawa ko is kinukuskus ko ang dahon or ang sanga. And then, pag medyo malala talaga siya at hindi natanggal, tsaka ko siya ginagamitan ng brush or toothbrush. Ang paggamit ng oregano ay hindi siya kaagad-agad matanggal ang mga insekto or peste, pero ito ay effective, safe, affordable. Kailangan lang siya tiyagaan. So ang ginagawa ko dito is tinitreat ko siya ng 3 days hanggang 1 week. And then, after natin masprihan at kuskusin, nag-improve na ang sanga or ang rose. So, ito ay first day pa lang sa ating treatment. Pangalawa, pwedeng gamitin ang oregano sa mga infested na mga lupa or mayroong mga insekto, fungi. So, kahit sa mga baboy-baboy or mga snail. So, pwede siyang direkta idilig sa lupa at wala siyang masamang epekto. Third, pwedeng gamitin ang oregano para sa mga sinyalis ng dying plants or may mga fungi or mga peste. Ang ginagawa ko dito is ini-sprayhan ko ang mga dahon, sanga, pati ang lupa gamit ang oregano. And then, hinahaluan ko siya ng compost at nilalagay ko sa semi-shaded. So, kailangan pa rin niya makakuha ng sunlight. Kailangan lang siya bawasan. At isa sa iniiwasan ko ay ang ma-overwater ang halaman. Dahil isa yan sa dahilan kung bakit namamatay ang mga halaman. Pang-apat, isa sa ginagamitan ko ng oregano ay ang mga bagong lipat or mga stress na halaman dahil ito ay prone sa mga bakterya, fungi, or sa mga insekto, mga peste. So, ang oregano ay mayroong antibacterial, antimicrobial, antifungal. So, applicable din siya sa mga halaman at safe. Kahit maparami ka ng gamit, pwede mong i-spray hanggang sa lupa. Lima,
Isa sa binibigyan ko ng oregano ay ang mga young plants. Sa ganitong paraan ay maging resistant sila sa mga sakit-sakit, fungi. Pang-anim, isa sa binibigyan ko ng oregano ay ang tinanim ko from buto. Dahil ang oregano ay growth enhancer, sa ganitong paraan ay makasigurado ako na tutubo ang aking mga tinanim na buto at makaiwas na din sa mga fungi or mga bakterya. Ang paggamit ng oregano ay matagal ko nang ginagawa. So since na hindi siya masyadong hinahalo sa mga pagkain at nagagamit ko lang siya as gamot, pero dahil marami akong tanim at malalago ang mga tanim ko na oregano ay hinanapan ko siya ng ibang gamit at nagsaliksik ako, and then sinubukan ko ang effectivity. At sa experience ko sa paggamit ng oregano, napatunayan ko na ito ay epektibo at safe siyang gamitin. So ang binabahagi ko sa inyo ay ang napatunayan ko na nag-work sa akin, na sana ay makatulong din sa inyo. So ayan lang mga friends, sana ang video na ito ay makatulong at ma-inspire kayo magtanim ng mga useful plants gamit ang mga recyclable para makatulong tayo sa Mother Earth para mabawasan ang plastic waste. So ayan lang mga friends, sa mga may tanong, suggestion, request, or sa mga gustong magpa-shoutout, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic or content, pwede mo akong i-subscribe or i-follow ang aking Facebook page. So ayan lang mga friends, maraming salamat sa panonood at God bless us all.